The International League Chapter 51. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y gumana nga ang koneksyon ni Sakuragi at itong si Rukawa. At dito'y nakagawa nga sila ng isang tres. Kaya naman, naibaba nga ang kalamangan sa apat. Kaya naman itong si Mr. Smith ay sobrang nasiyahan nga. Ayun oh, nakapukol sila ng isang tres. Sabi ko na nga pe, itong number 10 at number 11 talaga ang magpapanalo sa larong ito. Ang number 7 seeds ay kayang-kaya ng sabayan kahit number 39 pa sila. Mahusay. Ngunit, huwag muna tayong magpakasaya. Lamang pa sila ng apat. Ngunit, ang magandang balita dyan ay masyado pang maaga ang larong ito. Wika nitong si Mr. Smith. At dito nga nagsalita nga itong si Kogore. Tama ka Mr. Smith. Kayang-kayang makipsabayan ng kupunan ng Shuhoku sa kupunan ng Dream Academy. Kahit napakalayo ng agwat, makikita mo sa laro ng bawat isa na kayang-kaya lang magsabayan at hindi nagkakalayo sa lakas. Wika nitong si Kogore. At dito nga biglang nagsalita itong si Coach Ansai. Masyado pang maaga upang basahin ang laro ng bawat isa. Masyado pang maaga upang sabihin ang agwat ng bawat isa. Tandaan nyo, number 39 seats tayo at number 7 sila. Kaya ang agwat ay magkalayo. Hindi pa linalabas ng tunay na laro ang Dream Academy. Kaya naman, huwag tayong pakampante. Hindi natin alam kung dikit lang ba ang abilidad ng bawat isa o nagtitimpi lang itong mga malalaro ng Dream Academy. Wika nitong si Coach Ansai. Habang dito nga ay mabalik na nga tayo sa loob ng court. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Buzzer ang bola. Ngunit dito nga ay nabigla nga siya. Nung bigla nga siyang tinao nitong si Miyagi. Hindi ka na makakalusot dito Buzzer. Bibigyan kita ng isang lateral defense na hindi mo makakalimutan. Kung pabilisan lang palang usapan, papalag ako dyan. Makikita mo, bibigyan kita ng isang solidong depensa. Wika nitong si Miyagi. Kaya naman itong si Buzzer nga ay labis na nagulat sa ginawang depensa nitong si Miyagi. Ano? Isang lateral defense agad ang kanyang ginawa. Hindi ko inaasahan na bubulugtay niya ako ng gantong depensa. Wika nitong si Buzzer. Kaya naman dito nga nagwika itong si Coach Ansai. Maganda ang lilalarong depensa ni Miyagi. Mahusay ang ginagawa mo Miyagi. Ipagpatuloy mo lang yan upang hindi na siya makaset pa. Wika nga nitong si Coach Ansai. Habang dito nga'y napilitan niyang ipaasa ni Buzzer ang bola dito kay Oda. At itong si Oda ay dali-daling tumira nga ng isang tres. Ngunit itong si Rukawa ay challenge nga ito ng husto. Hindi ka makakampunos dito Oda. Hindi ka makakapol ng tres. Hindi mo na kayang itaas pa ang kalamangan sa pito. Wika nitong si Rukawa. Habang itong si Oda ay namangha sa ginawang challenge nitong si Rukawa. Ano? Na-challenge pa yan yun? Sobrang ganda ng kanyang pinakitang challenge. Halos hindi ko matanaw ang ring. Wika nga nitong si Oda. Kaya naman ang tira ay mintis nga. Kaya naman dito nga'y napasigaw nga itong si Ayako. Ang rebound kunin nyo! Sakuragi! Akagi! Isecure niya agad ang rebound. Wika nitong si Ayako. At dito nga'y lumipad nga itong si Bricks para sa isang rebound ng biglang. Akin ang rebound na yan. Ako ang hari ng rebound. Ako si Hanamichi Sakuragi. Wika ni Sakuragi sabay. Dagit nga ng bola. At dito nga isang perpektong dagit nga ang kanyang ginawa. Kaya naman, itong si Coach Big ay napatayo. Ano? Kinawitan ng may pulang buhok itong si Bricks taas. Ibang klase talaga. Ibang klase ng potential na pinapakita ng mga batang to. Kahit dihadong-dihado sila. Napakasaya na makaharap ng ganitong mga malalaro dito sa International League. Wika nga nitong si Coach Big. Kaya naman dito napasigaw nga itong Sakuragi. Outlet pass! Tumakbo ka na para sa isang pass break Miyagi!
Dalian mo, wika nga nitong Sakuragi. Kaya naman dito nga'y dali-daling tumatakbo na nga itong si Miyagi para sa isang fast break, ngunit sa kanyang likod. Naghahabol nga itong si Buzzer. Hindi ka makakapuntos dito, Bugwet. Hahabulin at hahabulin kita. Hindi kita bibigyan ng madali ang puntos. Wika nitong si Buzzer. At dito nga isang galaw nga ang ginawa nitong si Miyagi sabay. Pihit pa kaliwa at crossover nga papunta sa kanan. At dahil dito nga napag-iwanan nga si Buzzer, kaya naman itong mga kaibigan at tagahanga ng Shuhoku ay napasigaw na solid na crossover nitong si Miyagi. Ayun o, naiwan itong si Buzzer sa ginawang crossover nitong si Miyagi. Napakahusay ng galaw na yun ah, wika ng mga kaibigan nila. Kaya naman dito nga'y isang easy layup na nga lang ang ginawa nitong si Miyagi para ibaba ang kalamangan sa dalawa. Kaya naman, nagsisigawan na nga ang mga tagahanga nila. Ayun o, umaarangkada na ang kupunan ng Shuhoku. Daan sa ribbon ni Sakuragi at napakaganda ang galaw ni Miyagi sa pass break na ibaba na nila ang kalamangan sa dalawa. Ngayon, sa kanila naman ang depensa. I-perform nyo ang maayos na depensa para sa ganun makakuha kayo ng pagkakataon upang makakuha ng magandang opensa sa inyong posisyon. Sigawan nga ng mga tagahanga at kaibigan nila. Habang dito'y hawak-hawak na nga itong si Aikiko Aikawa ang bola sabay nagwikang, "Team, kalma lang muna. Huwag nating pilitin kung hindi kayang makapuntos sa depensa nila. Gulangan natin yung mga yan. Salat pa sa karanasan kaya madali lamang gulangan." Wika itong si Aikiko Aikawa. Kaya naman dito nga'y isang fake nga ang kanyang ginawa. At sa pagkakataong ito, napasabay nga itong si Rukawa. "Ano, isang fake lang pala ang ginawa nitong si Aikiko Aikawa. Napeke ako dun ah." Wika nitong si Rukawa. Kaya naman dito nga'y nakalusot na nga itong si Aikiko Aikawa ng bigla. "Ano, isang kamay ang sumundot sa likod ko. Ngunit sino ang taong sumundot nito?" Wika nitong si Aikiko Aikawa. At dito nga'y paglingon nga niya, si Rukawa pala ang nakasundot. At dito nga'y ang trajectory ng bola ay napunta sa posisyon nitong Sakuragi. Kaya naman, napasigaw nga siya. "Rukawa, ikaw naman ngayon ang tumakbo para sa isang pass break. Dalian mo na." Wika nitong Sakuragi. At dito nga isang pasa nga ang kanyang ginawa. Kaya naman dito nga'y naunguna na nga itong si Rukawa sa baba. Ngunit itong si Rukawa ay nakaisip nga ng magandang plano sapagkat tiwalang-tiwala nga siya sa kanyang shooting. At imbis na lumay-up nga ng libre, tumigil nga siya sa tres, sabay, pukol ng isang tres, at dito nga'y bang! Pasok nga ang pangalawang tres nitong si Rukawa. At dahil dito nga'y nakuha nga ng Shuhoku ang unang kalamangan sa laro. 10-11. Pabor sa upunan ng ating mga bida. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Abangan natin ang susunod na bahagi. The International League Chapter 52. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dahil nga sa pinakitang connection ni Rukawa sa Sakuragi at itong si Miyagi, ay nakuha nga ng Team Shuhoku ang unang kalamangan sa International League kontra sa number 7 seeds na Dream Academy. Kaya naman dito nga napatulala nga itong mga tagahanga ng kupunan ng Dream Academy. Nakalamang na ang number 39 seeds na Shuhoku. Kaya pala makisabayan ng mga to sa kupunan ng mga Dream Team. Ibang klase ang pinapakitang chemistry ng mga kalaban. Mukhang unang laban ng ating kupunan na Dream Academy ay hindi magiging madali. Kahit pangalawa sa panghuli ang kanang ulang makalaban, wika nga ng mga tagahanga ng kupunan ng Dream Academy. Kaya naman dito nga'y napasigaw nga itong si Akagi.
Mahusay ang ginawa niyong tatlo, Miyagi, Sakuragi at Rukawa. Ngayon, babaan naman tayo para sa depensa. Tayo na! Kailangan nating makagawa ng maayos na depensa upang makuha ulit ng posisyon na hindi sila nakakapuntos. Tara na! Wika nitong si Akagi. At dito ngayon sigawan nga ito may kaibigan ni Sakuragi. Ayun o, pinamumunuan na ni Akagi ang depensa na kupuna ng Shouhoku. E ng tunay na leader, binibigyan ng command ang kanyang maakampi upang magpursigi. Mahusay Gori! Sigawan nga ng mga kaibigan nila at dito ngay. Hawak-hawak na nga nitong si Joe Clinton ang bola. At dito ngay, isang bakbakan nga ang naganap sa loob. At dito'y isang poste nga ang nagaganap. Joe Clinton laban dito kay Akagi. Kaya naman, itong si G. Clinton ay dali-daling inatake at binabagbag nga ang malapader na depensa nitong si Akagi. Ngunit itong si Akagi ay hindi nga nagpapatalo at dito ay binibigyan nga pa rin niya ng isang magandang depensa itong si G. Clinton at itong si Joe Clinton ay nagwika. Malakas din pala ang pangangatawan ng kanilang sentro. Hindi lang basta laki ng katawan. Meron din palang laman at buong buo. Wika nitong si J. Clinton. At itong si Joe Clinton ay nakaisip nga ng magandang plano. At dito nga'y isang spin moves nga ang kanyang ginawa sabay. Pasa nga dito kay Briggs. At itong si Briggs ay isang fake nga ang kanyang ginawa. Samantalang itong gigil na Sakuragi ay napasabay nga sa fake nitong si Briggs. Ano? Isang fake ang ginawa nitong si Briggs. Milalas ako dito ah. Wika ni Sakuragi na sumabay nga sa napakagandang fake nitong si Briggs. Kaya naman dito ngay, inangat nga ni Briggs ang bola. At itong si Akagi na kahit huling-huli na nga ay sinabayan pa nga ito. Kaya naman, nagdulot nga ng hindi magandang resulta ng isang poster ay slam dunk nga ang nakamit nitong si Akagi sa kamay nitong si Briggs. At itong si Briggs ay nagwika. Ano? Sumabay ka pa? Sumabay ka pa sa akin, Gunggong? Hinding-hindi ka makakasabay sa akin. Huwag mo nang tangkain pa. Wika nitong si Briggs. Kaya naman itong si Akagi ay hindi na nga lang nagsalita. At itong si Joe Clinton ay nagwika. Briggs, huwag kang ganyan. Hindi ba pinapakita ng number 4 ang kanyang lakas? Alam ko malakas ang pangangatawan niya. Siya ang kapitan ng kupunan na to. Kaya alam ko meron siyang ibubuga. Wika nitong si Joe Clinton. At itong si Briggs ay nagwika. Wala akong pakialam. Kahit malakas pa ang kanyang pangangatawan at meron siyang tira, dudurugin at dudurugin ko pa rin yan kasama ng may pulang buhok. Wika nitong si Briggs. Kaya naman dito ngay, mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Miyagi ang bola, sabay taas nga ng kanyang kamay. Team! Nabawi nila ang kalamangan. Kailangan nating bawiin ito, kaya focus lang. Mag-focus kayong lahat at gagawa tayo ng puntos. Wika nitong si Miyagi at itong Sakuragi ay nagwika. Miyagi! Ipasa mo sa akin ang bola dali. Tuturuan ko ng leksyon itong si Briggs. Masyadong mayabang. Kahit hindi nagsasalita si Akagi ay nabangan pa rin niya. Gunggong ka, babawian kita. Wika nitong Sakuragi na dali-daling hiningi nga ang bola sa kamay nitong si Miyagi. Kaya naman dito ngay, pinasa nga nitong si Miyagi ang bola. At itong si Briggs ay isang posting nga ang kanyang linalabanan dito kay Sakuragi. Mayabang ka masyado, Briggs. Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon upang magyabang muli. Wika nga nitong Sakuragi habang itong si Briggs ay kalmadong kalmado na tila ba kumpiyasa sa kanyang ginagawang depensa. At dito nga'y isang spin moves nga ang ginawa nitong Sakuragi sabay teardrops. Ngunit mintis nga ito, kaya naman napasigaw nga itong si Briggs. Akin na ang rebound na to. Hindi makakapunto sa akin tong gunggong na to.
wika nitong si Bricks, kaya naman dito ngay, dali-daling nag-outlet pass nga patungo dito kay Buzzer, kaya naman dali-daling umatake nga itong si Buzzer at nagsisigawan na nga ang mga tagahanga nila. Sige J Buzzer, atakihin mo na. Huwag mo na silang hayaang makahabol pa at mapigilan ang nagtatangkang tatlong kalamangan. Wika nga ng mga tagahanga nila. Kaya naman dito nga isang easy layup na nga lang ang ginawa nitong si Buzzer upang itaas ang kalamangan sa tatlo. Kaya naman nagwika itong si Coach Big. Mahusay mga bata, ang ganda ng linalaro ni Bricks. Isang solid na depensa ang kanyang pinakita dito sa may pulang buhok. At isang posterized slam dunk ang kanyang ginawa dito sa sentro ng kalaban. Mahusay, mahusay ang iyong pinakita. Wika nitong si Coach Big. Samantalang dito'y dali-daling linapitan nga nitong sa Kuragi itong si Miyagi. Miyagi, isang pasa ulit, pagbagyan mo ko, igaganti ko ang ginawa sa amin. Pangako, gaganti ako sa posisyon na to. Wika nga nitong Sakuragi, kaya naman dito ngay, dali-daling pinasa sa kanya ang bola. At dito'y isang poste ulit ang nagaganap nang biglang. Isang spin moves nga ang kanyang ginawa, kaya naman dito ngay. Parehong galaw ang gagawin mo. Check ko na ang lahat ng yan, Gunggong. Wika nitong si Bricks. At dito ngay, same result nga ang naganap. Nang biglang, mintis nga ang tira nitong Sakuragi. Ngunit ang bola ay tumalsik nga sa taas. Kaya naman itong si Bricks ay nagwika. Akin na ang rebound na to. Hindi kayo makakapuntos at makakakuha ng rebound sa akin. Wika nitong si Bricks. Samantalang itong Sakuragi ay pinitikan nga ang balakang nitong si Bricks. Kaya naman sa kanyang pagtalon ay nabitin nga siya. Ano? Bitin ang pagtalon ko? Malas! Hindi ko maabot ang bola. Wika nga nitong si Bricks nang biglang paglingon nga sa kanyang likod. Biglang dumating itong si Akagi at dito ngay, kuha nga niya ang bola dito sa ibabaw ni Bricks. At dito ngay, isang slam dunk, gorilla dunk ang kanyang ginawa sa mismong mukha nitong si Bricks. Kaya naman, itong si Bricks ay namutla dahil nahagis nga siya doon sa kanilang poste. At itong si Bricks ay nagwika. Napakalakas ng katawan ng number 4. Halos hindi ko masabayan ang kanyang physical strength. Tumalsik ako sa sobrang lakas. Malas, malas at pinitikan ako ni Sakuragi. Ikaw, Gunggong ka. Babawian ko kayong dalawa. Number 4 at ikaw may pulang buhok. Wika nitong si Bricks. Meron kayang magaganap na bawi. Ngayon itong Sakuragi at Akagi ay pinag-iisahan nga itong si Bricks. Abangan natin ang susunod na bahagi. The International League Chapter 53. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi na kung saan dito ay pinagtulungan nga ni Sakuragi at Akagi itong mayabang na si Bricks. Kaya naman dito'y nagwika itong si Bricks. Nagaganti nga dito sa dalawang to. Kaya naman, mabalik na nga tayo sa laro. Dahil nga sa slam dunk ngayon ni Akagi, sa mukha nitong si Bricks ay nagwika itong si Akagi at bigyan ng babala nga itong si Bricks. Oy Bricks, mayabang ka masyado. Walang pupuntahan yung yabang mo. Maglaro ka lamang ng kalmado at ipakita mo lamang ang iyong laro. Huwag kang magyabang sapagkat hindi nag-uubra ang yabang sa larong basketball. Meron kong naaalala sa iyo, yung mayabang na power forward ng Iowa, kagaya mo. Wika nitong si Akagi. Kaya naman dito ngay, mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Buzzer ang bola. At dito ngay, nagtitimon nga siya. Sabi nagwikang, Team, set mo na tayo.
Huwag tayong gagawa ng padalos-dalos na hakbang. Tara na! Wika nitong si Brick sabay. Isang screen nga ang binigay nitong si Joe Clinton dito kay Miyagi. At itong si Miyagi ay nagulat nga. Ano? Isang screen? Isang napakasulidong screen? Hindi mo lang ako nakagalaw. Sobrang lakas ng pangangatawan ng lalaking to. Mas malaki pa to kaysa kay Mikiyo. At ang kanyang pangangatawan ay mas malakas pa. Wika nga nitong si Miyagi. Kaya naman dito ngay, naiwan nga siya at dito nga isang pick and roll nga ang naganap. At dito'y pinasa nga ang bola dito kay Joe Clinton ng biglang. Ha! Isang pick and roll, basang-basa ko ang iyong gagawin. Madali lamang pigilan ang iyong plano. Wika nga nitong si Akagi. Kaya naman dito ngay, na-stop nga nila ang pick and roll na gagawin sana ng kupunan ng Dream Academy. At dito ngay, bigla ang pinasa ni Joe Clinton ang bola dito kay Akiko ay kawa ng biglang. Huli ka! Wika nitong si Rukawa. Kaya naman dito ngay, tangay-tangay na nga ni Rukawa ang bola. Kaya naman, napasigaw nga itong si Buzzer. Anong ginagawa mo, Clinton? Gumawa ka nga ng siguradong hakbang. Huwag kang padalos-dalos sa pagpasa. Nakakainis naman oh. Ang ganda na sana ng ginawa nating play. Umayos ka nga. Wika nitong si Buzzer. Kaya naman nagwika itong si Coach Big. Huwag na kayong maglaban sa loob. Kailangan niyong gumawa ng hakbang upang abulin itong si Rukawa. Hindi sagot ang sisihan para sa larong ito. Dali na, bubabaan na kayo at habulin niyo ang pass break ni Rukawa. Wika nga nitong si Coach Big. At dito nga'y nangunguna na sa baba itong si Rukawa. Ngunit itong si Oda ay nahabol nga siya. Rukawa, hindi kita papapuntusin. Humanda ka, kupal. Bibigyan kita ng isang bangungot. Wika nitong si Oda. Nang biglang itong si Rukawa ay isang bangga nga ang kanyang ginawa. Kaya naman napilihan itong si Oda na patapik. At dito nga eh, isang layup nga ang ginawa ni Rukawa. At dito eh, napapito nga ang referee. Foul! Counted! One free throw! Wika nga ng referee. Kaya naman dito ay nagsisigawan na nga ang mga tagahanga nila. Ayun oh, nice one! Isang counted foul mula dito kay Kai ni Rukawa. Napakahusay Rukawa! Magpatuloy mo lang yan! Nag-aalab na ang ace ng Shuhoku. Wika nga ng mga kaibigan nila. At dito isang free throw nga ang pinakawalan ni Rukawa. At dito'y pasok ang free throw ni Rukawa. Kaya naman itong si Oda ay linapitan siya. Nakachamba ka lang sa pagkakataon na yun. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Bata ka pa sa larong ito. Sa lahat ng aspekto ay mas malakas pa rin ako sa'yo, Rukawa. Wika nitong si Oda. At dito nga napangising nga itong si Rukawa sabay nagwikang. Talaga naman eh, mas malakas ka naman talaga. At hindi na ako lalaban pa. Kumpara sa ating dalawa, mas malakas ka. Mas malakas ang hangin mo. Wika nitong si Rukawa. Kaya naman sa isang gilid nga, inis na inis nga itong si Buzzer. Dahil nga sa kanyang ginawang play, nagdulot ng isang pass break ni Rukawa na steal. Kaya naman, nagwika nga siya. Nakakainis talaga itong si Joe Clinton, itong si Oda, itong si Bricks nakakainis, at lalong itong si Akiko Aikawa. Ano ang nasa isip niya? Bakit hindi pa niya nilalabas ang kanyang tunay na laro? Tinatansya niya nga ba? Siya ay isa sa mga pinakamahusay na malalaro, ngunit bakit hindi niya pinapakita ang kayang tunay na lakas? Sa bagay, disagree nga siya sa plano naming 20-0 dahil gusto niya ng maayos na laban. Akiko Aikawa, pakiusap, ilabas mo na ang tunay mong laro. Ngunit kung hindi pa, ako muna ang gagawa ng plano. Wika nitong si Buzzer. At dito nga'y hawak-hawak nga niya ulit ang bola sa binagwikang. Bricks, ikaw naman ang magbigay sa akin ng screen.
itong si Joe Clinton ay hindi maganda ang kanyang pulso ngayon at hindi focus sa laro. Ikaw muna ang magbigay ng screen. Ako na ang bahala sa plano. Wika nga nitong si Buzzer at dito nga'y isang screen nga ang naganap, kaya naman nakalagpas nga siya. At dito nga'y ang nagbabadya nga sa kanyang daan ay itong Sakuragi, kaya naman dito'y nagwika Sakuragi. Pasok Bugwet, tara na, ipasok mo na ang iyong atake at pipigilan kita. Makikita mo Bugwet, kakainin kita ng buo. Wika nitong Sakuragi. Habang itong si Coach Big ay nagwika, Buzzer, huwag mong atakihin. Masyadong malaki Sakuragi kumpara sa'yo. Madedihado ka lang sa loob, kaya tumira ka na. Libre ka naman sa tres. Wika nga nitong si Coach Big. Samantalang itong si Buzzer ay nagwika. Coach, magtiwala ka sa akin. Meron akong planong gagawin. Wika nga nitong si Buzzer sabay atake sa loob. At dito nga'y sa pagpasok nga'ya sa loob, isang siko nga ang kanyang binigay dito sa tagiliran ni Sakuragi. At itong Sakuragi ay inindang ito dahil sobrang lakas, kaya naman napatigil nga siya. Kaya naman itong si Buzzer ay isang easy layup na nga lang ang kanyang ginawa. At dito'y napanghisi nga siya, sabi nagwikang, ano ka ngayon? Gunggong, nagulangan ka ng isang Bugwet na yung tinatawag. Wika nga nitong si Buzzer. Samantalang dito nga'y inis na inis nga itong Sakuragi, sabay nagwikang, gumawa kayo ng isang pick upang mapunta sa akin tong Buzzer na to. Nakakainis kang Bugwet ka. Pipilitin kong sa akin ka mapunta. Wika nitong Sakuragi. At dito nga'y hawak-hawak nga niya ang bola sabay. Humingi nga ng screen dito kay Miyagi. Kaya naman dito nga'y Buzzer, laban kay Sakuragi ang labanan. Labanan sa isang poste. At dito nga'y isang bangga nga ang ginawa nitong Sakuragi. At hindi lang bangga, sobrang lakas na bangga. Kaya naman itong si Buzzer ay tumalsik nga at naramdaman nga ang sakit. Aray ko! Ang sakit ng bangga ng may pulang buhok! Sira ulo ka! Binawian mo agad ako! Wika ni Buzzer. Ngunit ang banggang ito ay napakalinis nga. Kaya naman, nalibre nga Sakuragi sa kanyang linya sa jump shot sa bipokol. At dito nga'y namintis nga niya ang jump shot ni Sakuragi. Ngunit itong si Buzzer ay sobrang ininda nga ang kanyang ginawang pagposte dito kay Sakuragi, na tila ba naiwan ang kanyang kaluluwa. Ano kaya ang iindahin ni Buzzer dito? Ngayon sobrang tumalsik nga siya at gumulong ng 3 beses. Abangan natin ang susunod na bahagi. The International League Chapter 54. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y nainis nga sa Sakuragi dahil sa pananiko nitong si Buzzer sa kanya. Kaya naman, ginantihan nga niya ito ng isang napakalakas na kaldag. At itong si Buzzer ay tumalsik nga ng napakalayo at umikot ng 3 beses. Ngunit dito nga'y napakalinis nga at walang tawag. Kaya naman, itong si Buzzer ay galit na galit. Nakakainis oh! Isa na ang kaldag ang ginawa niya sa akin tapos wala pang tawag. Offensive po na dapat yun ah! Napakalakas ng pangangatawan niya at hindi man lang naawa sa payat at malit kong pangangatawan. Sira ulo ka talagang may pulang buka. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng iba. Gunggong ka talaga! Wika nitong si Buzzer. At dito nga biglang napangisi itong Sakuragi, sabay tingin sa kanya. Wala akong paki sa inyo, wala akong kinakaawaan na kalaban. Ang aking moral lesson at aking motto sa laro ay kung kalaban kita ay hindi kita kakawahan. Pagkatapos ng larong ito, magiging magkaibigan pa rin tayo, ngunit habang hindi pa tapos ang oras, mortal tayong magkalaban na lahat. Kayong lahat, Dream Academy, hanggang hindi pa pumapatak
ang 0 na segundo sa oras ay kayo ang mortal naming kaaway, wika ni Sakuragi. Kaya naman dito ngayon nagsalita nga itong si Coach Big. Anamichi Sakuragi, yan ang pangalan mo, diba? Kung tinuturing mo kami mortal na kalaban habang hindi pa tapos ang oras, best ganun din kami sa inyo. Maganda ang mentalidad ng ganyan bata. Ngunit hindi kami magtitimpi sa inyo. Dudurugin namin kayo. Kung ganyan ang nasa isip nating lahat, magiging maganda ang laban na to. Ngunit asahan natin na magiging bakbakan. Wika nitong si Coach Big sabay. Tawag nga dito kay Akiko ay kawat nagwika. Akiko, huwag ka nang dapat magtipid. Sa maagang panahon ay kailangan nating tambakan to upang makapaglaro ang ating six-man at ating mga bangko. Bigyan natin sila ng bumungot. Gusto ko ang mentalidad ng may pulang buhok. Gusto ko ang kanyang pananaw sa laro. Ngunit gusto kong basagin niyo ito upang sabihin niya sa kanyang sarili na sumuko na siya. Wika nitong si Coach Big dito kay Akiko Aikawa. At dito ay nagsalita itong si Aikawa. Kung ganon, sige. Sige, Coach. Hindi na ako magtitimpi. Ilalabas na natin ang tunay nating ugali at tunay nating laro sa court. Maging badas sa lahat ng oras ngunit sa malinis na paraan. Wika nitong si Akiko Aikawa. Kaya naman dito ngay, dali-dali nga niyang hinawakan ang bola. Dahil dito ngay, isang turo nga ang kanyang ginawa dito kay Hanamichi Sakuragi at buong Shikoku. Hoy, ikaw may pulang buhok. Mortal na kalaban ang tingin mo sa amin. Pets, binigyan na ako ng isang kasulatan upang durugin kayo. Eto na ang tamang oras upang bigyan kayo ng bangungot. Humanda kayong lahat. Hindi lang ikaw may pulang buhok. Lahat kayo, Shikoku. Dudurugin namin kayo. Tagaan nyo yan sa bato. Wika nitong si Akiko Aikawa. At dito nga nagsalita nga itong si Rukawa. Mukhang binigyan na ng utos ang kanilang ace. Mukhang eto na ang tunay niya laro. Mukhang ibibigay na niya ang lahat upang maaga kaming tambakan. Plus, ito naman ang magandang pagkakataon upang subukan ang aming inensayo. Ikaw ay Kiko, scoring machine. Ipakita mo ang lahat, sasabayan ka namin. Hinding-hindi basta papadurog ang Shikoku sa inyo. Wika nitong si Rukawa sa kanyang isip. Kaya naman dito ay sa pagkakataon na to, hawak-hawak na nga ni Akiko Aikawa ang bola at siya nga ang nagtitimon sa binagwikang Dream Academy, huwag na tayong magtimpi. Tara na, iskura na natin sila at maagang tambakan. Wika nga nitong si Akiko Aikawa. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na si Mitsui ang kumuha sa kanya, itong si Rukawa nasa binagwikang. Sige, Akiko, ilabas mo lahat ng mga kaya mo. I-challenge ko sa sarili ko ang ace ng number 7 seeds. Wika nitong si Rukawa. At ditong si Akiko Aikawa ay hindi nga tumugon at dito nga ay isang scissor step nga ang kanyang ginawa. At itong si Rukawa ay sobrang naiwan. At dito nga ay sobrang nagulat siya. Ano? Isang scissor step? Akala ko sa kanan siya pupunta. Pinihit niya pa kaliwa at ginawa niyang pameke ang kanyang paa. Hindi ko nasabayan yun ah. Ngayon pa lamang ako makakalaban ng ganito kahusa sa scissor step crossover. Wika nga nitong si Rukawa. Kaya naman dito nga naiwan nga siya ng husto. Kaya naman itong si Akiko Aikawa ay nakalusot nga sa loob sabay. Tira nga ng isang jump shot at dito'y pasok nga ang tira ni Akiko Aikawa. Kaya naman nagsisigawan na nga ang mga tagahanga ng kupunan ng Dream Academy. Ayun o, sa wakas, hindi lamang siya pumupukol sa tres. Ngayon, gumagawa na ng paraan upang maagang tambakan ang kupunan ng Shikoku itong si Akiko. Mahusi ang pinapakita mo, Akiko Aikawa. Pinapatunayan mo lang na ikaw talagang ace ng inyong kupunan. Mahusay! Mahusay at pinaghuhusay mo ang iyong laro. Sigawan nga ng mga tagahanga nila.
habang sa kabilang bandang ay hawak-hawak na nga nitong si Rokawa ang bola at pagiging tuso nga ang ginawa nitong si Aikiko. At dito ay hindi nga siya ang bumantay sapagkat alam nga niya na merong bawing magaganap. Ngunit sa pagkakataong ito, binigay nga niya si Oda na magbantay dito kay Rokawa. At itong si Rokawa ay wala nang sinayang panoras at dali-daling inatake ang depensa nitong si Oda. At dito'y nakalusot nga siya ng biglang. Isang tapik nga ang ginawa nitong si Aikiko. Kaya naman, isang napakalinis na steel nga ang naganap. Kaya naman dito nga'y tumatakbo na nga siya para sa isang fast break at dito'y nagwika siya. Shoko, habol, habol kayo kung anong makakaya nyo. Wika nitong si Aikiko. Kaya naman sa likod nga'y naghahabol nga itong si Sakuragi at itong si Miyagi. Miyagi, tara na, habulin natin si Aikiko Aikawa. Bigyan natin siya ng leksyon upang maputol ang kanyang momentum. Wika nga nitong Sakuragi. Sige, tara na, ako na ang bahalang humahabol sa kanya. Wika nitong si Miyagi. Ngunit itong si Aikiko Aikawa ay talagang mabilis nga rin. At sa pag-angat nga niya ng bola sa taas, bigla ang sumulpot itong Sakuragi sa likod niya sabay nagwikang, "Huli ka, Gunggong! Ibablock ko yung tira mo!" Wika nitong Sakuragi. Samantalang itong si Aikiko Aikawa ay nagwika, "Mabilis ka rin pala, ikaw number 10. Ngunit sa pagkakataong ito at sa distansyang ito, hindi mo na kayang habulin pa. Kaya paalam na bata." Wika nitong si Aikiko Aikawa sabay islam dang anong bola. Samantalang ang depensa nitong Sakuragi ay naiwan na nga sa taas. Kaya naman, puntos nga para sa upunan ng Dream Academy. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ngayong linalabas na niya Aikiko Aikawa ang kanyang tunay na laro, abangan natin sa susunod na bahagi. International League Chapter 55. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga nagwawala na talaga ang ace ng Dream Academy na si Aikiko Aikawa. At dito ay binantahan nga niya ang buong koponan ng Shohoku. Ngunit ang bantanga na ito ay nagkatotoo nang pinakita nga niya ang tunay na laro kung bakit sinawag na ace ng koponan ng number 7 seeds. Kaya naman dito nga eh. Pagkatapos nga slam dunk niya dito kay Sakuragi ay nagwika nga siya. Sabay nagwikang, "Bata, habang maaga pa ibigay nyo na ang lahat sapagkat hindi na ako magtitimpi. Kung magtitipid rin kayo kagaya ng ginawa ko ng una, sigurado matatambakan lang kayo at baka makakapos na kayo sa oras. Hindi ko sinasabing wala kayong laban sa akin, ngunit kung nagtipid kayo at nagprepare para kayo para second half pwes, dito pa lang sa unang yugto, dudurugin na namin kayo." Wika nitong si Aikiko Aikawa. Kaya naman itong si Rokawa ay nagpling nga sa kanyang isip. "Tama siya. Kung magtitipid kami ng lakas at magprepare pa hanggang sa second half, sigurado tatambakan niya kami ng husto. Baka mawalan na kami ng oras na humabol pa. Kaya sa bawat segundo na mapapalipas ay dapat all out na. Sige, pagbibigyan kita ay Kiko Aikawa. Ipapakita ko rin sa'yo ang laro ng ace ng Shohoku." Wika ni Rokawa sa kanyang isip. Kaya naman dito'y mabalik na nga tayo sa posisyon ng kupunan ng Shohoku. At dito nga'y si Rokawa nga ang may hawak ng bola. At dito'y nagtitimon na nga siya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Aikiko Aikawa na nga ang kumuha sa kanya. "Ngayon, subukan natin ang galing mo, Kaide Rokawa. Kilala kita, nabalitaan na rin kita kahit isang beses. Nag-aral din kami tungkol sa koponan nyo at ikaw ang ace nila, diba? Pwes ipakita mo ngayon ang laro ng ace ng number 39 seeds." Wika nitong si Aikiko Aikawa habang itong si Rokawa ay napaisip.
mukhang nag-aral sila sa amin. Mukhang hindi basta magiging madali ang laban na to, ngunit gagawin namin, magtratrabaho kami ng husto upang talunin ang kupunan na to, wika ni Rukawa sa kanyang isip. Nang biglang isang crossover nga ang kanyang ginawa at ginaya nga niya ang scissor step nitong si Akiko Aikawa. At dito nga'y huli ka, wika nitong si Akiko Aikawa. Kaya naman dito nga'y tumatakbo na nga siya para sa isang fast break. Nice one, Akiko. Napakalinis na ginawa mong steel doon. Ang balak ng batang yan ay gamitin niya ang sarili niyang galaw upang makagawa ng perpektong scissor step. Ngunit hindi, basang-basa mo. Mahusay, Akiko. Wika nitong si Coach Big. Kaya naman dito nga'y isang easy layup na nga lang ang nagawa nitong si Akiko Aikawa. At dahil dito nga'y lumobo na nga ang kalamangan sa pito. 25-18 pabor sa kupunan ng Dream Academy. Kaya naman, hindi na nga magkandamayaw itong mga tagahanga nila. Ayun o, nice one. Hindi na talaga mapigilan itong si Akiko, the scoring machine Aikawa. Ibang klase ang kayang pinapakita. Mukhang maaga siyang magpapakitang gilas sa larong ito. Nice job, Ace. Sigawan nga ng mga tagahanga nila. Habang itong si Rukawa ay inis na inis. Nakakainis, check na check niya ang scissor step ko. Kailangan kong gumawa ng mabuting hakbang upang maka-score sa taong ito, upang maibalik ang kumpiyansa sa aking sarili. Wika ni Rukawa. Kaya naman dito nga'y lumapit nga itong si Akagi sa kanya. Rukawa, kalma ka lang muna. Umisip ka ng magandang plano upang talunin ang ace nila sa isang posisyon. Basta, wag na wag kang papatalo. Wika nitong si Akagi sa kanya. Kaya naman dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Rukawa ang bola. At dito'y nagtitimon nga siya sa kanyang opensa sabay na pabulong. Inaamin ko sa aking sarili, kumpara sa'yo ay salat pa ako sa karanasan. Kaya ang husay natin ay magkalayo. Ngunit ang larong basketball ay limahan. Kaya hindi pwede, hindi pwedeng labanan kita ng iisa ko lamang sapagkat sa puntong ito ay hindi ko pa kaya. Wika nitong si Rukawa nang biglang isang screen nga ang binigay nitong si Akagi. At dito nga napabulong itong si Akiko Aikawa. Magkulang ka, gumamit ka ng ibang tao upang talunin ako. Nice, magandang pag-iisip ang ginawa mo, ngunit may papasok mo kaya ang crucial na tres upang ibaba ang kalamangan. Wika nitong si Akiko Aikawa. At dito ay pumukul nga ng isang tres itong si Rukawa. Ngunit sa pagkakataong ito, mali nga ang kanyang bitaw. Kaya naman, mintis nga ito. Kaya naman dito ay napasigaw nga itong si Ayako. Akagi! Sakuragi! Ang rebound isecure nyo! Huwag nyo aliyahang makuha nila! Sige na! Bilisan nyo! Wika nga nitong si Ayako. At dito nga'y sa taas, kuhang-kuha na nga ni Bricks ang bola sa binagwikang. Akin na ang rebound na to. Hinding-hindi kayo makakakuha sa akin. Wika nitong si Bricks. Dito nga'y tangay-tangay nga niya ang bola ng biglang. Ha! Yun ang akala mo. Sa tingin mo ba kukunin ka namin sa taas? Teritoryo ko ang baba. Huli ko ang bola. Wika ni Miyagi. At dito ang isang napakalinis na sundot nga ang kanyang nagawa sabay nagwikang. Rukawa, reset ang bola! Isang tres ulit! Hindi pwede kay Mitsui sapagkat hindi maganda ang kanyang posisyon. Ikaw ang inaasahan namin sa tres sa posisyon na to. Wika nitong si Miyagi. Kaya naman dito nga'y isang tres nga ang pinakawalan nitong si Rukawa. At sa pagkakataon na to, bang! Pasok nga ang tres ni Rukawa upang ibaba ang kalamangan sa apat. Kaya naman dito'y mabalik na nga tayo sa posisyon ng Dream Academy. At sa pagkakataong ito, si Akiko Aikawa naman ang nagtitimo ng bola. At dito'y seryosong nakabantay sa kanya itong si Rukawa. Gumamit ka ng ibang tao
upang makapunto sa akin. Magandang galaw bata, ngunit hanggang saan yan? Sisihin at sisihin mo pa rin ang sarili mo na gumamit ka ng ibang tao. At sigurado, mapapaisip ka, kaya ko ba ang ace ng Dream Academy? Wika nitong si Aikiko ay kaawa dito kay Rukawa. Habang itong si Rukawa ay hindi nga umiimit ng biglang. Tumira nga itong si Aikiko ay kaawa sa harap nitong si Rukawa. Ngunit sa pagkakataong ito, minintis nga niya ang tres. Kaya naman, sa pagkakataong ito, nagwika nga itong si Big. Bricks! Secure mo na ang rebound! Huwag mo nang makuha nila! Huwag kang magpabaya sa taas at sa baba at sigurado, masusundutan ka ng mga yan! Wika nitong si Coach Big. At dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Bricks ang bola at nakuha nga ang isang rebound at dito nga'y dali-dali nga niyang pinasa ang bola dito kay Aikiko ay kawa. At dito'y inakala ni Rukawa na lulusong ulit siya sa isang tres. Ngunit dito nga'y inatake nga niya ang painted area sabay. Isang slam dunk nga sana. Ngunit dito nga'y hindi ka na makakaisa pa dito Aikiko ay kawa. Huli ka gunggong, wika nitong si Sakuragi. At dito nga'y labis na nagulat itong si Aikiko ay kawa. Ano? Sumulpot siya! Ang inaakala ko, isang box out na ang ginawa nitong si Bricks. Ngunit nagkakamali ako, patay. Sa pagkakataon na to, ako ang siyang naging pain sa sarili kong patibong. Wika nitong si Aikiko ay kawa. At dahil dito nga'y isang posterized block nga ang kanyang inaabot sa kamay nitong Sakuragi. Kaya naman dito nga napatayo nga itong si Mr. Smith. Ano? Isang block ang inaabot ng ace ng kalaban dito ay Sakuragi. At hindi lang basta block, isang posterized block. Mahusay Sakuragi. Wika nitong si Mr. Smith. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Abangan natin sa susunod na bahagi.